Magandang araw sa inyo mga kamandaragat. So, ngayon po ay nagawa ko ng panibagong tutorial sa paggawa po ng lambat na panghuli po ng tuna, tanigi, marlin at yung barracuda o yung tiyatawag natin na rumpi. Pero ito po ay itong lambat po na ito ay hindi po ito mabibili sa Pilipinas. So ito po yung lambat. Ganitong klase po ng lambat yung natukoy ko. Ganito lang po kalalaki yung bulto niya. Ang ganito po na na klase ng lambat para po makabuo ng isang bantasan, kailangan po ay 36 or 36 piraso na ganito. So, ganito po mga kamandaragat, ganitong klaseng lambat. Ayan po. Ang hilo po o yung laki po ng sinulid ng lambat na ito ay 24. At ang mata naman po niya ay 3.5. So ayan po. Ayan po mga kamandaragat. Ang isusunod naman po natin ay yung pagdadatig po nung ganyan na bulto. Ayan. Kinalas na po ng ating kasamahan dito na mandaragat. Kinalas na po niya at idadatig na. So ayan po. Shout out din po kay Jose Silva TV na nasa Muscat. Kailangan po ay i-check natin yung bawat ano niya kasi meron minsan nakasuot sa sa mata, yung lambat. Shout out din po kay Edmundo Gardoque na nasa Saudi Arabia. Shout out din po kay Jason Tumalon. Shout out din po sa Coronel Family ng Quezon from Jerry Payawan. Shout out din po kay Alvin Tolentino ng San Juan, Batangas. Ayan po mga kamandaragat, pagkatapos po natin na tanggalin sa pagkakatali sa iyong bulto ng ganitong lambat, ayan na po yung sunod natin. Idadatig na po niya. Idadatig pahaba at idadatig din po siyempre yung pataas. Ayan po yung ating kasamahan dito na mandaragat. Sa mga nakakilala po dyan sa inyo, comment na lang kayo. Ating kababayan sa ibang bansa. Ay kuwain hay madordon. Dina, wala lang ko ano. Medical. Oh, ayan po. Sabi ng ating kasamahan dito naman daragat. Baka meron naman po diyan daw na na gusto ng hayumador. Willing daw po siya. Ito po yung isa sa mga batikan dito sa amin na maghahayuma at isa din pong batikan na piloto. Ayan po, si Kuya Noel Baran. Shout out daw po dun sa mga pinsan niya, mga Baran. Ayan. Ayan po mga kamandaragat. Yung ginagawa po ng ating kasamahan dito na mandaragat ay yung naglalagay po siya ng lubid na number 3 diyan sa kanyang sikwan. Yan po yung ginagamit upang magtahi po o maghayuma ng lambat. So, isa din po ito sa mga master dito. Master ako kasi. Ayan po. Yan. Master Saldi. Yeah. Ayan po. At ayan naman pong sumunod na gagawin ay yung tinatawag po dito sa amin na paglalagay ng relyenga. Ayan.
Yan po ang paglalagay ng relinga. Ayan. Gumagawa po ng ano ng isang mata sa ibabaw na parte ng ano ng lambat. Bumubuo po ng isang mata sa pamamagitan po ng number 3 na lubid. Yan po ilalagay natin yung ano, yung lubid na number 14. Okay. Ito naman mga kamandaragat, yung ano, yung paggagawa po ng ano ng lubid na gagamitin po natin sa floater o sa tinatawag natin na pataw. Shout out din po kay Christopher Cross Fishing Australia. Sumag. Tawag po dito sa amin ay sumag. Ang gamit naman po namin ditong lubid para po sa floater ay number 5 at pwede rin naman pong number 6. So ayan. At siya naman po yung master sa pagsumag dito sa amin. Si kung tawagin ko ay Kuya Uwi Kapisunda. Ayan po mga kamandaragat, ito na po yung sunod natin na gagawin katapos po ng paglagay ng relinga. O yan pong mata sa ibabaw ng ano, yung kulay orange po na ito. Yan. Pagkatapos po nito ilagay ay iano na natin, ihahanay na. Lalagyan na po natin ng lubid at ng floater. Ganda ng kulay, orange at blue. Shoutout po sa ating kaibigan na si Aldrin Abit na nasa Dubai. Shoutout din po kay Ardi Asis na nasa Aba, Saudi Arabia. Shoutout po kay Romil Broso na nasa Taiwan. Shoutout din po sa Gillian Family ng Batasan Hills, Quezon City. Shoutout din po kay Jumel Rosasenya ng Abu Dhabi. Ayan mga kamandaragat, sisimulan na po natin ihanay yung ano lambat. Una po ay lalagyan na natin siya ng lubid na nilalagyan ng floater. Dito po sa ano na to, hindi na muna namin nilalagyan ng floater kasi nagugulo po yung lambat. Madali lang naman po siyang lagyan. Ayan po. Pero nilalagyan na po namin yung lubid. Shoutout din po kay Ma'am Naisa Joy Manchel ng Romblon Romblon. Shoutout din po kay Donil Yamas. Shoutout din po sa ating kaibigan na Aragon, Ramil Bautoriano. Shoutout din po kay Ramil Vergara ng Tainan, Taiwan. Ito na naman daragat o. Ayan po mga kamandaragat, ang pasok po ng nang mata o yung ganitong mata ay 40 ang mata ang pasok. Ayan. Ayan po ang ating mga puging ano samahan dito. Ganun lang po, dire-diretso lang po mga kamandaragat ang gagawin natin. Pagkalagay po natin ang lubid na ganyan, bibilang po tayo ng 40 na mata, then ilalagay natin dun sa sukat ng pagitan ng ating bataw at saka lalagyan na ulit natin ng ano, ng
dubid na para sa floater. Gaya po ng ginagawa ng ating kasamahan na yan. Ayan po. Dire-diretso lang po yan. Dalawang dipa po ang pagitan ng floater. At ang lubid naman po ng floater natin ay isang dipa. Mga kamandaragat, yan pong floater na ayan pong lubid ng floater natin isang dipa lang. So ayan po mga kamandaragat, dire-diretso na lang po. Dapat meron po tayong hanayan talaga para hindi na natin didipahin, kasi ang dipa po ay nagbabago-bago po yung sukat. Ito po ay nakapix talaga siya. Nilalagyan po namin ng ano, ng papo. Ayan o. Diyan po isasabit. Pagkakatapos po ng lubid ng floater, dun sa kabila, isasabit po dito. Ayan. Bibilang po ng 40. Tapos, lalagyan po ulit dito ng lubid. Ayan. Tapos, bibilang na naman po siya ng 40. Shout out po sa family Almorade ng Bartolabac San Jacinto, Masbate. Yan po. Lalagay na naman po ng lubi dyan. Yan pong sukat na yan, yung pako po na yan. At yung pako dun sa kabila ay dalawang dipa. Yan po yung pagitan ng floater. Ilan? Basta ganyan lang ganyan mga kamandaragat, dire-diretso na yan hanggang matapos. Pagkatali natin dyan ng ano, ng floater, ayan, ibilangan ng 40 at isasabit ulit doon. Tapos babagtingin yung lubid at doon po ulit ilalagay doon sa tapat ng pako na palatandaan natin. Tapos lalagyan na ulit po ng ano, lubid para sa floater natin, para sa pataw. Yan mga kamandaragat, yan na po yung finished product natin. Lagyan na lang po yan ng ano, ng floater, yung mga lubid na po yan. Yan. Nahuli po niya ng ano, malalaking tuna, rompi, or yung pinatawag nating barracuda, tanigi, at marlin po. Nahuli din yan. Yan. Ano magandang timbul? Ano ma?